sa ating balitang pambansa. Dumarami ang mga mangingisdang Vietnamese sa Bajo de Masinloc o Panatag Shoal ayon yan sa mga mangingisdang Pinoy. Pero hindi raw katulad nila nakapangingisda ang mga Vietnamese nang hindi hinaharas ng China. Sa public consultation ay sinagawa ng ilang mga komite o ng ilang komite sa Kamara, naglabas ng hinaing ang mga mangingisdang Pinoy. Tila kasundo raw kasi ng mga Vietnamese ang China Coast Guard at mga maritime militia. Samantalang ang mga Pilipino, kailangan pang makipagpatintero sa mga Chinese para lamang makapangisda. Mayroon din daw super lights ang mga barko ng Vietnam na labag sa batas ng Pilipinas. Ginagamit ito para maakit ang mga isda at maging madali ang paghuli sa mga ito. Mayroon din daw net ang mga Vietnamese na humaharang sa payaw ng mga Pilipinong mangingisda kaya't nauubusan sila ng mga huli. Nakalatag naman ang plano sa pagpapauwi ng mga Pilipino sa Taiwan sakaling lumala ang tensyon sa pagitan nito at ng China. Ayon sa Department of Migrant Workers o DMW, nakikipag-ugnayan na sila sa Manila Economic and Cultural Office o MECO para kumustahin ang lagay ng mga Pilipino doon. Mas lumalala nga ang tensyon matapos magsagawa ng military drill ng China kung saan pinaligiran ng dambuhala nitong mga barko at aircraft ang Taiwan. Sa ngayon, mayroong mahigit 150,000 na mga Pilipino sa Taiwan. Karamihan sa kanila ay mga OFW. Itinuturing ng election offense ang pagbabanta, pangharas at pisikal na pang-aatake sa mga miyembro ng media na nagko-cover ng eleksyon. Inaasahang pumirma ng Memorandum of Agreement ang Presidential Task Force on Media Security at COMELEC kaugnay nito sa susunod na buwan. Plano raw ng task force na bumuo ng database para sa mga maitatalang insidente sa panahon ng eleksyon. Nauna namang iginiit ng Pangulong Bongbong Marcos ang kahalagahan ng kaligtasan para sa mga mamamahayag. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM, Monday to Friday 6 to 10 a.m.